YouTube boss Rino, welcome to my channel. Hi fans! May mga fans ako sa likod ng camera. Hindi ko napapakita sa inyo kasi sobrang dami nila. So ito, nag-request. Kyle Ochabo. Dami, no? Kusina yun para dumami. Daming daga. Kyle Ochabo, nagpakitang gilas sa kanyang pang-apat na laro sa UCBL. Ang nakalagay dito ay parang sa thumbnail ay point guard mode na daw to. Eh, sabi naman sa inyo, nag-a-adjust lang yung bata. Uubra yan. Teka lang, but 8 points, 2 rebounds. Parang naging point guard mode to. 8 points lang eh. Point guard mode na agad. Hindi yan. Hindi pa point guard mode yan. Naka-adjust pa lang. O, so ito, para makita natin kung anong kagalingan nito. Nagpakitang gilas na daw eh. Diba? Pero kulang ang 8 points ko. So ito, try natin ito bago pa try na iba. Nice pick. Oh, libre-libre. Ganda ng pick. Libre-libre, oh. Oh. Hindi sumunod yung sentro, eh. Di ba? Nang kalaban. Libre-libre. Iwanan mo yan dyan. Bagang! Pag si Kyle kumalma, pag kalmado na si Kyle, antayin nyo maging kalmado si Kyle, Diyos ko. Alam mo, dun niya magiging point guard mode. Paul. May sasabihin pala ako. Gusto ko sabihin to eh. Sa mga point guard dyan, ha? Sa mga gusto mag point guard, ito yung pinakamahirap, ito yung halos isa sa pinaka, ito yung isa sa pinakamahirap na gawain ng point guard. Natatawag ka ng play, tapos may naka-pressure sa inyo. So, habang tumatawag ka ng play, meron naka-pressure na bantay sa inyo. Siyempre, hindi ka dapat nakatingin sa bola, nakatingin ka sa kakampi mo, kasi gumagalaw yung mga yan. So, dapat yan, kahit may pressure sa harapan mo, dapat sobrang sanay ka na, na kahit hindi mo tinitingnan yung bola, ay nadidepensa mo yung bola sa bantay mo habang tinitingnan mo yung takbo ng mga kakampi mo. Mm-hmm. Ganun yun. Isa sa pinakamahirap to. Katulad dito, tatanan mo. Oh. O, oh, diba? Tumatawag siya ng play, may naka-pressure sa kanya, lumapit na ganyan. Yung ganyan, mahirap yan, ha? Tumatawag ka ng play, tapos sa'yo yung bola, didepensahan mo yung bola doon sa, para hindi maagaw, pero tumitingin ka doon sa kakat ng mga kampi mo. Diba? Mahirap yan. Pag-aralan nyo na yan habang bata kayo, yung ganyan sistema. Kasi, yan ang pinakamahirap gawin, na pinipressure ka, tapos tumatawag ka ng play, dapat ma-execute mo yung play. Buti ito, na-foul nga ito eh. Pero, tingin ko, kaya ni Kyle, pero hindi pa siya ganun kasanay. Oo. Sila kid, sila bebe. Yeah, sila bebe. Kaya na niyan. Kasi sa point guard, kahit magaling ka mag-dribble, hindi mo pwedeng iwanan na iwanan lang yung mga bantay mo. Oo. Kasi mapapagod ka. Tsaka hindi advisable yon. Kasi kailangan nyo itawag yung play. Pag sinabi ng coach sa play ganito, alam ka namang iwanan mo na lang yung bantay mo, di ba? Laki yung ano, kalaban, no? Egoy ba yun? Oh, nice. Oh, liit eh, no? Kaya na mahihirapan si Kyle. Sabi sa inyo, maliit si Kyle. Diyan mahihirapan niya. Pag napunta yan dyan, tapos meron kang mga ganyan kalalaking, ano? Kahit sobrang galing mo, mahihirapan ka. Blanca, buti mo talaga dyan. Nice! Puta, paano niyo nakita yun? Ang galing naman. Oh, lalaki niyan, oh, 'di ba? Pero doon sa dayo-dayo nila dati, kaya niya 'yun. Pag nakuha niya sa ilalim 'yun, kaya niya itira 'yun. Yung sabi ko sa inyo, iba na 'yung level. Habang tumataas ang level, 'yung height nagiging advantage siya talaga eh, 'di ba? Foul. Oy! Kala ko pasok, ang layo.
Laki din ito, oh. Parang si Slaughter, eh, no? Yan! Utang na, wala. Hindi pa kalmado si Kyle, eh. Nice pass. Sablay. Ang liit ni Kyle. Nakikita na natin yung height advantage, di ba? Nakikita na natin yung pagmaliit ka talaga. Yun yung sasabi ko na sa mga vlog ko, na pagmaliit ka, hindi ka dapat masanay talaga sa ilalim. So, kung kaya subscriber ko talaga, lagi ko sinasabi yun, kay Jillian, kay Kyle, dati sinasabi ko din kay Kyle yan eh, sa vlog, hindi ko sinasabi sa kanila. Pero kung ako yung coach nila, kung halimbawa ako yung magpapayo sa kanila, yun yung sasabihin ko, huwag kayo magsanay sa ilalim. Kasi kahit anong galing mo sa ilalim, pag nabantayan ka ng 6'3, 6'4, walang mangyayari. Talaga mahihirapan ka. Hindi ka naman nila lahat, pero yung porsyento ng mahihirapan ka, pag ilalim ka ng ilalim, at lalo pag sanay ka doon, mahihirapan ka talaga. So, hanggat maaari, yung mga maliliit dyan, yung mga point ka dyan, huwag yun ang sanayin sa ilalim. O, situational na lang, pag sobrang open, tsaka nyo i-drive. Pero kung magsanay kayong maglaro sa perimeter at sa 3 points, kasi yun lang talaga yung pwede sa inyo pag gusto nyo tumaas yung level ng laro nyo. Diba? Paminsan-minsan, pwede pumasok pag sobrang open. Kasi ang basketball, muscle memory yan. So pagka pinapractice mo yan, lagi, yung ilalim mo yan, pag ito yung laro, lagi mo magagawa yan. Maniwala kayo sa akin dahil muscle memory yan. Ngayon, kung sanay kayo sa ibabaw, pagdating ng laro, ganun lang din yung magiging laro nyo. Kaya may practice eh. Diba? Kung ano yung pinapractice nyo, yun din yung papakita nyo sa laro. Kasi doon kayo nasasanay. Doon kayo gumagaling. So, yun yung magiging laro nyo. So, ngayon, kung sinasanay nyo lagi na puro kayo saksak, tapos maliit kayo, pagdating nyo ng laro, kahit na nag-improve ka na nag-improve, yun pa rin yung magagawa mo. Matik yun. Kasi muscle memory mo yun. Pero wag niyo akong intindihan kung ayaw niyo. Yun yung opinion ko lang. Nice. Nice. Pero yung ginagawa ni Kyle na kung maliit kayo, pwede kayong drumive kung ang intention niyo is kumick out at umasis. May mga player na ganyan, magagaling sa ganyan. Sila Steve Nash, di ba? Yung mga ginagawa niya, drive, tapos kick out, yung mga denote. Kaya lang, mahirap yun, ha? Kailangan mo i-draw yung mga bantay sa'yo, eh. Nasa timing yon. So, pag-aralan nyo na rin. Pero pag kung kayo ay papasok at gusto nyo lang ay shumut, ganyan kayo kaliit, huwag nyo na practicein yung ganun. Ooh, ang bilis! Nice one! Sipag talaga ni Kyle. Yan, yung mga ganun, bang! Ginugulo ko ng mga fans ko sa likod. So, yan! Di ba? Okay na, medyo nag... Kumpara doon sa mga laro niya dito, ay nag-i-improve na siya. Doon ka nga, ang gulo mo. Nag-i-improve na si Kyle, o, konti. Konti pa lang. Pero yung hindi pa siya kalmado, I mean, hindi pa siya familiar doon sa gantong level ng laruan. Medyo kasi mahigpit yung depensa. Nakikita ko malikot pa si Kyle eh. Hindi pa siya relax mag-point guard. Yun lang yung opinion ko, ha? Pero okay na, nag-i-improve. Importante nag-i-improve. Tsaka mag-a-adjust pa yan.
Oo. So, yun, maraming salamat sa panonood.